Don't boast, instead be humble. Proverbs 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. So sabi po dyan, huwag tayong magmalaki, huwag tayong magmataas, sa halip ay matuto tayong magpakambaba, sapagkat sabi nga po dito, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hindi po natin alam kung ano ang darating bukas, kung ano ang ating magiging bukas. Ano nga po ba ang mga bagay na ipinagmamalaki ng tao? Una po, strength and youthful age. Yan, pinagmamalaki natin minsan yung ating lakas at yung ating kabataan. John 21 verse 18, ito po ang sinabi ni Lord kay Pedro, tandaan mo noong kabataan mo pa, ikaw ang magbibihi sa iyong sarili. Lumalakad ka kung saan mo ibig, ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihi sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Life is short, death is certain. Some may have lived long, but they not stay forever. Life is like a grass, puff of smoke. So tulad po ng damo ang buhay ng tao, at tulad ng usok, sandaling lumalabas at pagdakay nawawala. Kaya hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang ating lakas, ang ating kabataan, sapagkat hindi natin tiyak ang buhay. Ang Diyos ang may hawak nito, at tandaan po natin, Siya ang may control ng ating buhay. Pangalawa po ay physical beauty. Ayan. Proverbs 31 verse 30, magdaraya at mapangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng badalan. Ibubuntun sa kanya ang lahat ng parangal, harapat dapat siya sa papuri ng bayan. So minsan po, yan, ipinababalaki natin yung ganda natin, no? Ipinagyayabang po natin, subalit hindi rin natin pwedeng panghawakan, no? Sabi nga dyan ay magdaraya at mapangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pinupuri ng balana. So yung ganda po natin kumukupas, yung ganda natin ay lumilipas. Ano, mga kapatid, sinasabi nga natin minsan isang tagihawat lang, no, ang katapat ng ganda natin, nasisira na po. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang, hindi natin pwedeng ipagmalaki. Maybe i-appreciate natin at pasalamatan kay Lord kung meron tayong ganda. Pero nada natin, lahat ng yan ay pangsamantala. Yung ganda po natin ay ilang taon ba? At hindi nga natin sure, no, mga kapatid. Kaya nga po, marami ngayong gumagamit ng mga make-up, ano, para panatilihin yung ganda. Pero hindi na yun yung tunay na ganda, kundi yun po ay hiram na ganda. Ang tunay na ganda ay yung natural. Ayan, natural. So, purong ngayon po ay make-up na. Hindi naman po masama yun. Kalooban din ng Panginoon na makadiscover para mapanatili natin yung ganda. Pero, hindi nga po natin pwedeng ipagmalaki, no? Sapagkat kumukupas, naglalaho, lumilipas ang ating ganda, no? Kaya nga po, kapag tayo ay maganda, mga kapatid, ay huwag nating ipagyayabang at lalaitin natin yung mga kapatid. So, appreciate the beauty sapagkat yan po ay lilipas. Enjoy, no? At ipagmalaki natin ang Diyos na lumikha at nagbigay ng ating ganda. Third po na ipinagmamalaki ng tao ay financial wealth or kayamanan, possession. Luke chapter 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito, ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Yet sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala akong paglalagyan ng aking ani. Gigibait ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki.
Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ayan po. So minsan, ipinagmamalaki po natin yung kayamanan na meron tayo, na sinasabi natin yun ay ating pinaghirapan. Yes, totoo naman po yun. No? Kadalasan sa mga umaasenso, talagang naghirap. Pero hindi po natin yan pwedeng ipagmalaki sapagkat lahat ng yan ay sa Diyos pa rin. Po. Sa Diyos pa rin. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay na meron po tayo, mga kapatid. So, kaya nga po naalala ko yung kwento na may isang priest na nag-sermon at sabi niya, everything is grace. No? God owns everything. At nung narinig po ito ng isang mayaman na may malawak na lupain, after the mass, ay lumapit po siya sa priest na po at tinanong, sabi niya, Father, ibig sabihin mo, hindi pala akin ang malawak na lupain na meron ako ngayon. At nag-flash sa isip po ng priest at ang sinabi niya ay, itanong mo sa akin ang bagay na yan after 100 years. Ayan. So, anong ibig sabihin, mga kapatid? After 100 years, hawak pa ba ng mayamang ito yung kanyang malawak na lupain? Or hindi nga, siguro 100 years, no? Pero ipagpalagay nating 100 years and after 100 years, wala na po sa kanya at wala na rin siya. So kaya nga po, anumang yaman meron tayo, hindi natin yan pwedeng ipagmalaki, kundi pasalamatan at gamitin para sa ating ikabubuti, para sa pagtulong sa ating kapwa at higit sa lahat, para luwalhatiin ang Diyos sa kayamanan na meron tayo. Dahil lahat ng yan ay katiwala o pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Ano po, yung lakas natin, no? Kaya nga hindi pwedeng ipagyabang yung lakas sapagkat paano ka magkakapagtatrabaho pag inalis na ni Lord yung lakas mo? Paano ka makapagtatrabaho kung inalis na ni Lord yung dunong natin? Kaya lahat po at the end of the day ay bottom line sa Lord pa rin. Kay Lord pa rin ang lahat ng bagay. At especially, mabubuting bagay na po. Number 4, intelligence, skills, and talent. No, hindi po natin pwedeng ipagmalaki yung ating karunungan, ating galing, yung ating talento. No, na yan ay atin, di po, ang Diyos pa rin. Daniel chapter 4, verse 29. Makalipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip, minsay na masyal siya sa hardin sa buong bubong ng palasyo. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagdindig nito upang gawing punong lungsod at magiging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Hindi pa siya halos nakatatapos o natatapos na magsalita. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nabucodonosor, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan. Kasama ng mga hayop, damo ang kakainin mo. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilanlin mong nasa kapangyarihan ng pataas-taas ang Diyos ang kaharian ng mga tao at ito'y maaari niyang ibigay kanino man niya ibig. Pagdaka naganap sa buhay ni Nabucodonosor ang sinabi ng tinig, itinaboy siya sa parang at nanginginain ng damo tulad ng baka.
Nabasa siya ng hamog. Humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila. Ang kukong ay naging tila kuko ng ibon. So yan po mga kapatid. No? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ako ang nagtayo, ako ang nagtatag, akin ito, ako ang magaling, ako ang matalino. Hindi po natin pwedeng sabihin, no? Sapagkat ang talino, ang galing, ang lakas ay walang ibang nagbibigay kundi ang Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kay Kristo, no? Anuman ang meron tayo sa buhay na ito, galing, talino, lakas, kayamanan, ganda, ano po, ay galing sa Diyos. At wala tayong pwedeng angkinin, kundi ang pwede lang natin sabihin ay, Lord, ako po ay isang katiwala mo sa bagay na ito at lahat ng ito ay sa iyo nang gagaling. So mga kapatid, nawa po ay manatili tayong humble. Ano man yung maabot po natin sa buhay, no po, huwag nating iisipin. Yan ay bunga ng ating pagsisikap. Yes, magsikap po tayo, pero ang lakas, talino, kayamanan, everything, all good things na meron tayo sa buhay na ito ay biyaya ng Diyos. Have a blessed day po sa ating lahat at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa araw pong ito at patuloy po tayo mag-pray, patuloy tayo magtiwala at patuloy tayong kumapit sa kapangyarihan ng Panginoon sapagkat Siya ang ating tanggulan. Itinataas niya ang mga nasa abang kalagayan at kaya niya ring ibagsak ang mga nasa mataas na kalagayan. Kaya anumang sitwasyon meron ng buhay po natin, manatili tayong humble, walang dapat ipagmalaki. Isipin natin, tayong lahat ay pantay-pantay, tayo pong lahat ay nangangailangan ng tulong, biyaya, habag, grasya ng ating Panginoon. Maraming pong salamat at ito ang inyong ka-inspire, Brother Irvin Pedernal. God bless us all. Happy to serve. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen.